So, welcome dito sa ating channel. So, for today's video guys is gusto ko lang pagkwentuhan natin yung about nangyari sa akin sa GMT token. Pero bago ang lahat, i-like, share, and subscribe ng video natin para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So, let's start! So, yun nga guys, pag-usapan lang natin yung about sa nangyari sa akin is na-miss ko yung instead na 100k na is naging bato pa, no? So yun nga, alam naman natin mga trending coin ngayon, sila nga dito yung GMT token, no? So sa Stepen siya, yung GMT token sa Stepen siya, so nilabas siya ata around March. So check natin yan dito, surprise yan. Ito yan yung makikita guys. Kung gusto nyo makita yung mga history ng mga coin or tokens, punta lang kayo dito sa CoinGecko, then makikita nyo yan dito. So yun nga, March 12 ata sa tingin ko yan. March 12 noon is nilabas nga ito yan. Yung kakalunch pa, ito pala March 10 pala. Yan, kakalabas pala ng GMT token noon. So pagkalabas niya, bumaba siya. Then ganyan, mga ganyan. Naging 5 pesos siya. Yan dito, nakaano na ako dito noon. Nakita ko na ito nun mga dito na. Alam mo, nalabas nung araw na yon is yun nga gantong araw na. But di ko naman siya masyado inano kasi nakita ko lang kay Kuya Daata yun eh. Yung Stepen na GMT token. So nakita ko to, sabi ko. Wala po kasi masyadong alam dito sa crypto guys ha. Yung ano ka lang ito eh, parang first time ko pa lang kasi ngayon yung mag ano. So yun nga. Hindi naman first time, yung mga experience na rin ako na marami na rin akong... marami na rin ako, mga na-scam na rin ako dati. Dahil na rug pull, sobrang dami, mga 5 beses ata, 4, mga ganun, 4-3, mga ganun. So, yun nga. Dami na ako naubos na pera doon din. Kunti na pera ko ngayon. So, ulit, na tayo, sugal lang tayo ng sugal hanggat makaisa tayo guys eh. Ganun yung parang pinaka-mindset natin eh. So, yun nga, ito nga, tatayaan ko to dapat, no? Tatayan ko na dapat ng GMT token na to. So mga around March 11 dito is maglalagay na talaga ako, maglalagay na dapat ako dito. Diba, tinanggal ko rin kagad talaga. Hindi ko na inatinuloy. Hindi ko na siya tinuloy. Mga na dito, around siya dito sa 7 pesos ata. Yan sa 6 doon ako maglalagay sana ako dito. But hindi ko na siya tinuloy. But once months na naglagay ako noon, mga if ever pala na naglagay ako nung mga around dito, mga 6 pesos yun eh or 7, mga ganyan. Naglagay ako diyan, meron ako ata nung nakita ko dati 700 yung ano ko noon eh, yung ano ko dito ay eh, 700, but lang at tinanggal nga ulit natin, hindi na natin tinuloy. Yan mga 700, and then yung price niya ngayon is nasa 100k na guys. Oh my god. Oh my gosh. Nakakaano talaga. Hindi naman sa nakakalungkot kasi hindi ka naman nawalan ng pera. Pero yung opportunity na dapat kikita ka na ng malaki, no? Is nawala pa. Ayun, nakakalungkot, no? Then yung mga dito, 6 pesos umabot siya ng dito. Umabot siya ng ganito yan, 13, umabot siya ng mga 13. Then nagulat ako, umabot siya ng mga 21, mga ganito. Ang ganito, maglalagay sana ako ulit. Bala ko, kaso inisip ko nga, is bumaba siya kasi around dito eh, bumaba ito eh. Ayan guys, so 14, mga 14 tanda ko pa yan, yan 14 no, di ba? Mga around dito, maglalagay na sana ako. But, may hindi ko na siya tinayaan, no? Dahil nga may naano at ewan ko saan banda yun yung ApeCoin eh. Basta ApeCoin nata nasa around 30 na ata ako na gano'n. Basta mga round dito hindi pa rin talaga ako naglagay dahil sa bis ata. Alam ko naglagay ako sa bis nun eh. Naglagay ako sa bis nun. Then bumaba yung bis nun. Kasi nilagay ko dito, naglalagay sana ako dito nun. Kaso inano ko na lang sa bis. Kasi nga, buwaba yung bis nun, but yun nga, naipit din tayo konti doon. Konti lang naman. Siguro mga 2,000 na wala sa atin doon. No? Then, lalagay na dapat ako din dito ulit. Kasi 17. Kaso nga lang, natakot na ako. Kasi akala ko, dediretso ng pababa. Kasi yung dito niya kasi nung dati, sa pinakauna, nasa 18. Tapos bilang buwaba eh.
So around dito, biglang tumaas siya ulit. Umabot ng mga 32 yan. Yan, di na talaga ako, hindi na ako nag-isip na maglagay pa niyan. Mga around dito. Then, nagpantay pa ito eh. Nagkano yung ilang araw nito eh. Around mga 30, 40. Nag 30 pa ito guys. Tanda ko pa yan. 30 yan, nag 30 yan. Then dito, yan, dire-diretso 40, 39, puro ganyan lang, 40, 40. Then, mga ilang araw, may nag-invest siguro na malaki, no? Ngayon, pagkakala mo kung nag-invest na malaki dito, tataas ito eh. So, yan, dumire-diretso na dito, guys. Tapos dito, dumire-diretso na naman. Hanggang sa umabot na siya ngayon ng 151. Umabot ng 155 ata ito kanina. Ito, makikita natin dito yan, guys. Yung step-in price niya is 148. Market cap niya is 91 billion ba ito? Million? Billion? Oo, 91 billion to. Laki. Then market dominance niya 0.08. Di ko ba masyadong alam yan guys. Sabi na, tinitingnan lang natin. Then trading volume niya is nasa around 223 billion din to. Ewan ko billion to, million. Pero lang ko billion to eh. Volume market cap 2.455. Ito yung all-time high niya is umabot siya ng 160 guys, umabot siya ng 160. And then all-time low yung ano eh, 59 yung pinaka all-time. Ito yun, all-time low pala. Then all-time high niya is 160. Tapos pang number 77 na siya guys, no? So yun nga guys, mga ilang araw na itong di bumababa talaga guys. Parang baba talaga na baba. Mababa siya pero konti-konti lang. No? Then may kita natin, tingnan natin good tayo dito. So yun, no? Good na goods. So yun, kung nakapaglagay sana ako dito noon, hindi ko talaga na-skip to. Ni-skip ko na lang kasi to eh. Kasi eh, iniisip ko kasi mataas na eh, baka magpiso. Hindi ko talaga sinugal muna kasi may mga naranasan na rin ako doon, mga sa mga sports ata yun sa Binance, yung mga launchpad, mga ganun. Bumababa. Yun, nawalan din ako mga pera doon konti. Dati. So yun, parang inisip ko na bababa rin siya dire-diretso katulad ng ibang launchpad. Kasi eto nga lang nito, step to earn kasi ito. Yung iba kasi nung launchpad, mga parang ano lang eh. Mga team-team lang na launchpad, parang ganun. Ayun talaga yung dire-diretso baba na pag sumalpa ka sa ganun, kikita ka sa una, tas dire-diretso ng baba. Pag sa mga sports na launchpad token, mga ganun. Isa na din, mga Santos, ganun. Tas at Porto, mga ganun. Mga ganun, ano, sports. So, yun nga guys, no? Kundi lang natin tinanggal inantong 700 GMT natin guys. Is meron sana tayo 100. May pang aksida sana tayo nito. But yun nga, ganun talaga dito sa crypto guys, no? Pag hindi ka talaga nag-take ng risk talaga is hindi ka makakaisa. Parang ganun. Kasi kung hindi mo ikagalawin yung pera mo, nakaano lang, no? Is mas play safe ka nga. Pag play safe ka, parang mas matagal. Kikita ka na, pero parang antagal. Pero kung hindi ka nag-play safe, kung ano ka lang, mabuwasan mo ng konti pera mo, tapos maglalagay ka sa mga tokens, no? Mas maano, mas kahit mga 1,000 nga lang, mga 3,000, goods na goods na yun, maglagay ka ng mga ganun. Ano na eh, kikita ka na talaga dun eh, sa mga token. Pero syempre, ang ano nga lang talaga, mabuwasan yung pera mo sa mga ganun. Sa mga experience ko rin, mga ano, yun nga, na ano rin tayo, rug pull, sa mga shitcoins, yun to shitcoin guys, huwag nyo na to try yun, ako na nagsabi, kasi, ano ngayon eh, hindi na kasi meta, hindi naman meta ba yun, parang hindi na siya ano kasi ngayon eh, parang pinamahayan na ng mga scammer yun eh. Kung dati sana, maganda yung shitcoin yung dati. Yung hindi pa masyadong naano talaga. Wala pa masyadong mga Pinoy na pumapasok. Kaso dami na rin ano eh. Dami na rin mga pumasok na yun kasi. Tapos parang ginawa nila, doon na sila ng scam. Kasi mas easy lang. Gagastos na silang konti. Tapos scam na po. Tarag po. Punin na lahat ng pera. Honeypot. Mga ganun-ganun guys. Pero sa Binance, sa tingin ko,
Parang sa Binance, parang slow rug pull dun eh. Pag mga ano sa Binance eh. Nadadaanin ka eh. Pag sa mga Binance, safe-safe talaga. Pero pag sa mga Pucoin yun, sa ano, yung talagang delikado. Pag mga shitcoin. So yun nga guys, no? Kaya nga talaga sa susunod, gawin natin ano. Take lang tayo, take lang risk. Pero check natin dapat yun yung project talaga. No? Yun yung importante, check natin yung mga sino yung mga founder, yung, kung pang ano ba siya, pang long term, mga ganong ganong bagay ba. Then yung market cap, check nyo rin. Eh sa, ewan ko kung ganito rin yun, maganda rin i-check yung market cap pag saan eh. Pero maganda i-check nyo talaga yung market cap din. Sa mga shitcoin kasi ganun, dyan check namin yung market cap. Pag mataas market cap, parang mandarakul talaga eh, no? Ah, ganun ba guys? So, yun nga guys. Ito talaga yung na-skip natin. Instead na may 100k na tayo. Hindi naman 100k. Kasi kung tumaas nun dati nun, aalisin ko na talaga nun. Siguro mga inanol lang dito 29k, 30k lang sana, mga ganun. Pero kung saan yung inold lang natin, kasi ako talaga, kung ano ko talaga, i-hold ko talaga yun eh. Kung nakikita ko dire-diretso yung taas, ayun talaga hold ko yun pag ganun. Tsaka kaya ko naman isugal talaga yun ng mga ganun, i-hold ko talaga. Hindi ko tatanggalin, parang ganun. Kaya naman yung ganun. Basta nakikita ko tumataas dire-diretso. Pag ganun nakikita ko na tumataas dire-diretso, hindi ko muna siya tatanggalin. Parang minintay akong certain point na pababa bago ko siya tanggalin. Kunyari, for example lang, nag 30 siya. Tapos biglang bumaba siya, nag 20. Tapos umangat ng konti ulit, nag-unstable sa 25. Hindi ko muna siya tatanggalin. Pag umabot na ng mga 18, ganun, doon ko na siya tatanggalin. Parang ganun. Mga ganun ba? Ganun ko talaga siya na, ano, no? Pero sayang talaga guys, na ano natin. Hindi natin na, ano, itong GMT to. Hindi tayo na risk, kumbaga. No? Sinayang natin yung opportunity sana na umita sa halagang 5k. Nakakaiyak sa halagang 5k sana, no? May 100k na tayo, no? So yun nga, antay lang ulit tayo na ibang project hanggang sa makaisa tayo. So yun lang guys, share ko lang sa inyo yung story ko about dyan sa GMT na yan. So 147.62 na, napakalaki guys, no? So kung gusto nyo mag-invest ngayon, siguro hindi ko alam kung maganda maglagay ngayon dito kasi sobrang taas na niya eh. Then alam naman natin pag sa crypto, pag mataas guys, lagi nyo tatandaan pag mataas, tayo na huwag kayo maglalagay ng pera. Nakakaiyak yung pagbaba. Okay na yung maghintay ka ng ibang project, basta huwag ka nang papasok pag all time high na. Tapos pag bumaba ng bumaba, yung time yung pinaka low low talaga. Huwag kang magano ng umabot lang ng bunyari ito sa GMT na bumaba siya, umabot siya ng mga 50, tapos maglalagay ka, iwasan mo yung guys kasi parang may mga third na dip yan eh. Mga tatlong dip ata, parang ganun eh. Dip siya ulit, dip hanggang sa naging 10 pesos na lang, no? Parang ganun mangyayari. Ayun yung pinaka-delikado talaga guys. Kaya huwag kayo basta-basta maglagay. Yun yung pinaka-technique doon. Pag bumaba siya, hintayin nyo muna yung pinaka-babang-babang-baba. Hanggang pier, no? No? So, yun lang. Sana may na-share ako sa inyong lesson. Wala naman akong sinunod na lesson eh. Sana may natutunan din kayo kahit konti. Siyempre, experience din natin yan. Para sa susunod na tatry natin tumalpak ulit. Naka 5,000 lang. Then, sana kumita na tayo. But, yun nga, itay-itay pa rin tayo. Then, yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung story ko about it sa GMT. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. And, mag-iingat kayo palagi. And, God bless.